Hello guys, welcome back sa Usapang Loan at Online Lending. In this video, pag-usapan natin ang tungkol po sa AsiaLink Finance Corporation. Si AsiaLink Finance Corporation ay isa ding lending company na legit at of course, registrado po sa Securities and Exchange Commission. And si AsiaLink din ay makikita nyo kung saan-saan. Marami po silang branches sa buong Pilipinas. Marami din silang loan products na pwede ninyong applyan, kaso lang nangangailangan po sila ng collateral. Ang collateral po nila dito ay ORCR. Wala po silang mga business loan at mga salary loan or personal loan. Wala po sila. Ang loan products lang na pwede sa kanila ay collateral loans, auto loan, used car loan, truck loan, at repossessed properties. So, kung mayroon kayong sasakyan, auto, truck, mga second-hand, pwede kayong mag-loan sa kanila or kung mag-acquire din kayo ng sasakyan. So, ang interest po dito kay AsiaLink ay nasa 1.5%. Start of 1.5%. So, mababa lang interest nila at ang doctor, mayroon silang doctor loan. 1.75% percent per month. So, add-on rate. So, mababa ang interest nila at yung term nila ay meron din silang mahaba. Start from 12 months to pataas until 36 months. Mayroon pa nga I think 5 years. So ang AsiaLink ay marami po silang branches. Dito po sa JMA branches nila, Greater Manila area, ay mayroon sa Antipolo, Bicutan, Calamba, Caloocan, Carmona, Cavite, Congressional Branch sa Quezon City, Las Marinas, Rodriguez, Ermita, Fairview, Pasigan, Las Minas, Lipa, Makati, Marikina, Novaliches, Ortigas. Ang dami nila. Palawan, Quezon Avenue, sa Quezon City. Sa Quezon City, ang dami nilang branch. San Pablo, San Juan, Santa Cruz, Sucat, Tagaytay, Tres Martires, Taguig, Tansa, NGMA, at SGMA. Samantalang sa North Luzon naman, makikita nyo dito ang kanilang mga branches. Ayan. Hindi na natin basahin kasi ang sobrang dami. Kayo na din ang maghanap kung saang branches malapit kayo. At sa Visayas naman. Visayas branches. Of course, marami dito din sa Visayas. Ang dami nilang branches kahit sa Cebu, dalawa ang branches nila. Ayan. So, halos lahat ng sulok ng Pilipinas ay mayroon ng AsiaLink. Sa part naman ng Mindanao, mayroon silang Buhangin Branch sa Davao, Butuan, Cagayan de Oro, Kalinan sa Davao pa rin, Kalumpang sa General Santos at Bugman. Then sa San Pedro din Davao, sa Digo City, Dibulog, General Santos sa National Highway City Heights, Inguot, Iligan Branch, Kidapawan, Coronadal, Manibagay, Mati Branch, Mitsayap, Tabuturan, Usamis, Magadiag, Panaho, Bulbulok, San Francisco, Surala, at marami pa iba. So, hindi na problema ang pagpunta sa mga branches. Unlike po sa ibang mga lending company, sa kanila, halos lahat ng mga area, pwera na lang sa mga bayan ay mangilan-ngilan pa lang. Dito sa amin kasi sa city ko sila nakita at sa city din ako nagpunta, doon ako nag-inquire. Pero wala akong napala dahil business loan yung hinahanap ko. Kaya kayo, kung gusto nyo pong mag-loan sa AsiaLink, gamit ang inyong ORCR sa car ninyo. Ipa-appraise nyo na ang inyong sasakyan doon kasi nagde-depende din yun sa appraisal nila yung sasakyan nyo. Kung mapapansin nyo po dito sa utulo nila, mayroon silang mga guidelines dito na yung car age, tapos vehicle type, yun. Then, ano pa ba yun, diba? Sa truck load naman, ayun pala, yung age, vehicle type, yung mga basis nila sa kanilang appraisal sa inyong sasakyan na gusto isanda. So, mas maganda lumapit tayo or umutang tayo sa mga legit na mga lending kasi may habol tayo.
at hindi ka rin makakaasa na ipapahiya or aharasin at guguluhin kayo. Sa mga ganitong ano, gaya nila Eshalink, kung mayroon mang umating sakaling madidelayed kayo sa pagbabayad, ay mayroon po silang mga notices. Ang kaso lang dito, kapag hindi talaga kayo magbayad, ay pwedeng pugutin yung kung ano yung nakakulateral sa kanila. So, kung kayo ay nangailangan ng pera, anong purpose man yan, depende sa inyo, kung mayroon kayong pang-collateral, so i-ano nyo na, i-try nyo nang i-low dito. Oo. Mababa lang naman ang interest. Kasi doon sa ULA, wala nga maraming requirements, wala ding collateral, pero doon ka naman mapapahamak sa uri ng paniningil na ginagamit nila ang mga third-party collectors. Oo. So, ang Eshalink ay medyo matagal-tagal nang nag-offer ng kanilang loan services since 1997 pa. So ilang taon na? Maraming taon na po silang nagbigay serbisyo sa ating mga kababayang Pilipino. Now, so, of course, makakatulong yung ano nila dito, yung vision nila at mission nila. Ayan. By 2033, we envision being at the forefront of the financing industry by providing inclusive financial access to ME and their communities in the Philippines and Asia. So, small and medium enterprise. Ano bang meaning ng MSME? Basta ang alam ko lang SMEs, small medium enterprise. So, yun, kung halimbawa mag-start kayo ng negosyo, pero guys, kung mag-start kayo ng negosyo, huwag po galing sa utang yung pang-capital ninyo. Siguro pagpa-expand ng inyong negosyo, pwede sa utang, pero po pag-start pa lang ng negosyo, dapat po ay mula po sa ipon ninyo. Dahil ang negosyo po ay hindi po agad-agad, parang overnight yung success. So, roller coaster din ang mga negosyo, lalo na yung nag-start pa lang. At ako, isa din ako sa mga makapagsabi na totoo po yun, dahil nag-start po ako mag-negosyo since 2005. At hindi talaga madali. Hindi madaling magkaroon ng stable na negosyo. So, it takes time. 2005, ano na ngayon. Pero, nag-start pong mag-boom. Na-meet ko po yung parang brick sa akin sa negosyo ay nung 2022. So, ang tagal-tagal, di ba? Kung dati, ang revenue namin, sa everyday revenue namin, ay nasa pinakamalaki na yung 2,000. Pero ngayon, umabot na po kami halos ng na average siguro mga 8,000. Revenue, ano na yan? Net na yan. So, malaki din ang tulong sa negosyo, kaya medyo nakalog-log ng konti at marapit ang matapos yung aming bahay kubo. O, kahit pa paano ay mayroon na rin ako na ipatay yung bahay dahil simula 2005 hanggang 2020 ay wala po kaming bahay. Nangungupahan lang po kami. So, ngayon po ay mayroon na kaming bahay at mayroon pang 5 room. At isa sa mga rooms na yun ay ang kinatatayuan ko ngayon. Hindi, dito ako nakaupo ngayon, parang opisina ko. At dito ako gumagawa ng mga videos ko para sa aking vlog at iba pang mga paperworks pagdating sa negosyo namin. So salamat po sa inyong lahat. Again, ang Eshalink ay mai-recommenda ko po sa inyo na maganda po itong utangan kung mayroon po kayong pang-collateral na URCR. Anyway, shoutout po sa lahat ng mga viewers natin dito sa Usapang Loan at huwag kalimutan pong mag-subscribe sa ating YouTube channel, ang Usapang Loan at Online Lending. Huwag din kalimutang i-like and i-share ang video namin para marami din ang makakalam. Maraming salamat po at shoutout sa lahat ng mga viewers ko, mga subscribers. Road to 31K. And then sa aking mga members, maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli, paalam po.